Buenos dias, señoritas y señoritos. Earlier this afternoon, we discussed about the death or technical death of the charter change move or cha-cha moves by the House of Representatives led by Speaker Martin Romualdez. Technical lang po yan kasi President Bongbong Marcos only stopped order the hold or the stop on the People's Initiative moves by congressmen under Romualdez, but tuloy po yung cha-cha technically, and that is now the task is now being transferred to the Senate. In fact po, Senate President Miguel Zubiri already filed a resolution on that regard, that they will form a subcommittee on constitutional amendments led by Senator Sani Angara. Subcommittee lang kasi ang committee chair si Robin Padilla, at alam naman natin walang mangyayari dyan. And they will amend some provisions in the constitution. So many of you express disappointment. Wala pala VAT eh. Ang in-stop lang pala yung very divisive na and very crude and very corrupt PI move or People's Initiative move by the congressman. Pero tuloy pa rin pala yung cha-cha. If you ask me, sa tingin ko pampalubag loob lang yun kay Romualdez. Ayaw lang pahiyain ni Marcos si Romualdez. Kaya kunwari, tuloy pa rin ang cha-cha. Pero dito lang sa economic provision. Pero ang reading ko dyan, I hope I'm not wrong. Ang reading ko dyan, wala na ng steam ang cha-cha. Kasi po ganito eh. Kung magpo-form pa sila ng subcommittee that will work on it this year, and then syempre tayo mga tao, galit pa rin tayo or distrustful pa rin tayo sa any cha-cha move, lalo na by politicians. Maganda sana kung CONCOM, Constitutional Commission, yung mga tao mismo, yung mga representante ng tao. Pero ito, sila-sila rin ulit. Baka Constituent Assembly pa. So I think people will oppose that, and people will, that will still become a very unpopular issue. Marami pong sasakay dyan, na kaso, lalo na yung mga congress, yung mga tao na tatagbong congressman, yung mga hindi incumbent congressman or hindi incumbent senator or even senator na tatagbo for re-election, they will use this issue to their advantage. At delikado, yung mga senator na sumusuporta dito will be defeated in the next senatorial election. So kung kahit kung graduate pa sila, and they will run for the Senate or anumang post, delikado rin sila, masira because of cha-cha. So I think time will tell and time will kill cha-cha. I think ayaw lang nila sabihin kay Romualdez na okay, patayin talaga ang cha-cha, tigilan lahat ng cha-cha, pero I think binibigyan na lang nila ng graceful exit at pampalubag loob kay Romualdez para hindi tuluyan mapahiya. Pero since andyan na lang tayo sa topic na yan, and tayo naman, sabi ko sa inyo, open for amendment rin ako sa Constitution, pero not by corrupt politicians. And ngayon, kahit sa mga senators, distrustful ako sa karamihan. So, pero i-discuss natin, because dito sa Blogcaster, we discuss all issues. Di bali na kahit marami nag-unlike, kahit controversial, kahit tinotroll ako, I don't care. Basta ang importante, we discuss issues on an intellectual level. So ngayon, we will play the interview pa rin, part ng interview ni Senate President Miguel Zubiri, kung saan sinabi niya na paano ang babaguhin nila sa cha-cha. Let's listen into this, and then we will give you our own
experience dito, our my personal experience dito, kung bakit ayaw ko galawin lalo na yung ownership. Yan kasi ang ginagamit ng mga senator and congressmen na pro chacha, na kunwari magiging langit na tayo, magiging heaven na tayo kung inallow natin yung mga investors to control and to buy many of our lands and put up their industries dito. Yan, pero si Marcos, it turns out tutol dyan. So, i-play natin yan, and then I will give you my own experience rin ukot sa bagay na yan. Was there a how can you guard the eventual proposal of other members of, for example, Senate with respect to, kasi sabi niyo nga po economic profession lang, pero syempre independent minded naman ng mga senators, and some really want some political amendments. Well, ang mangyayari dyan, my dear colleagues, when discussions on, for example, if you see the resolution that we will file today, nakapirma na kaming tatlo, if you see the resolution that we filed today, it's limited to yung amendments to public services, as well as education, and as well as advertising. We got the guide from the president. I hope that the president will not be upset if I share this information. Pero si president mismo ayaw niya ng lupa na ibigay sa foreigners. Siya mismo nagsabi, malabo yun. He said that, and I quote the president, "This will give us problems in our housing program. It will increase tax rates and it will increase prices of land in the Philippines." And he even cited some countries kung saan na may foreign ownership, na yung mga mismong locals ay hindi na po nakaka-afford ng lupa doon at lumalabas na. Kaya nga nagkakaroon ng Asian hate, dahil may mga areas like Vancouver, Toronto in Canada wherein a lot of Chinese, Hong Kong nationals pumunta doon, binili lahat ng property. Yung mga Canadians na original na lumalabas na, hindi na nila ma-afford yung lupa tsaka apartments doon sa mga lugar na yun. So we like to thank the president for that, because we are one in the Senate also not to agree on foreign land ownership. So maganda, meron po siyang direction na sinabi, keep away land from ownership. Sir, and even media, sabi niya, ayaw din niya ng media kasi kung may foreign ownership of media, baka mag-influence peddling pa yan dito on certain agendas. So ayaw din niya po yun. So, okay guys, very very telling yun, ha? Very telling yun. You know, pumunta kami sa Australia, at yung guide namin nangingiyak-ngiyak. Dahil sabi niya, ako, kay driver lang ako, pero nakabili ako ng lupa sa city proper mismo, sa Sydney, Australia. Pero sabi niya, yung mga anak ko, na very naiawa ako dahil hindi na sila makakabili ng lupa sa city proper, sa Sydney. Doon na sila sa malalayong lugar na from Sydney. Why? Yung mga Chinese na inalaw nila, na inopen nila yung economy nila, ay bumili na lahat ng mga major industries, pati yung mga lupa, at sila ng pinakamaraming magagarang mga sasakyan. Kaya yun, tama yung observation ni Presidente, na kaya meron Asian hate, kaya nag-hate yung mga foreigners sa mga Asian, kasi sila, lalo na yung mga Chinese, nakakabili ng pinakamagagandang building, nagpapatayo ng pinakamagagandang building, pati Hollywood nga. Halos ang dami ng mga Chinese conglomerates nakabili ng share sa Hollywood, sa mga studios. Kaya nakikita nyo, yung mga movies, meron mga Chinese characters. And then, sa LA, sila na rin. And then, dyan rin, sa Sydney, pupunta ka, pati sa New Zealand, pupunta ka sa major cities ng New Zealand, ang makikita mo, lahat ng sa Sydney and New Zealand, the same. Mag-ikot ka, tsaka sa Canada, mag-ikot ka, bibili ka ng mga souvenirs na supposedly, syempre,
Australian ang gawa, dahil galing sa Australia ka naman, or New Zealand, made in New Zealand, pero hindi, made in China lahat. And then the whole building owned by Chinese. Owned by Chinese. Ang daming building makikita mo. Akala mo sa Chinatown ka. Kahit dyan sa Vancouver, kahit dyan sa Toronto, lahat puro makikita mo. Mga anda, yun lang, maganda sa atin Asian, at least kung mahili, kung patay na patay ka sa rice at mga 1 ton 1 ton na yan, yun, at least hindi ka mag-go homesick. Ang daming Chinese restaurants, pero yun lang po ang problema. Hindi na rin ang mga native doon, hindi na rin makakabili ng lupa sa gitna ng syudad, kundi puro labas na sila. Ang layo-layo, kahit sa New Zealand, yung number one industry nila ay yung bakahan, yung pati yung milk ng baka, pati yan binili na rin ng mga Chinese. Number two company ata ng milk na ini-export from New Zealand to all over the world, Chinese owned na rin. So yun po, pagkatapos huwag na po tayo lumayo. Meron po si vlogcaster Kondo diyan sa The Shores, na isa sa pinaka, you know, mamahaling kondo diyan sa Mall of Asia mismo. Andon mismo sa Mall of Asia. Pero kung pupunta po kayo doon, siguro mga 70-80% ng mga residente doon ang nakabili na ay mga Chinese po. Ang makikita nyo lang Pilipino, mga yaya nila, mga driver nila, na minsan ang sakit tingnan na pinapagalitan ng nila, at ang liit-liit ng tingin nila sa mga yon. So gusto nyo ba ganito rin mangyari sa atin? Kaya tama naman itong move ni Presidente. Although sa atin, tingnan natin guys, tulad ng sinasabi ko sa inyo, hindi pa naman yung kaagad-agad. First base pa lang yan sila. Pero I think dahil papasok ng eleksyon, dahil mga kampanya ng mga senator, congressman, kasama ng mga senator, I doubt even si Presidente iikot yan. I doubt kung meron pa sila time sa tsa-tsa. At ngayon nakikita nila na hindi lang ang tao galit sa People's Initiative, galit talaga sa tsa-tsa yung tao, because this is not the right time. At hindi naman talaga problema ang konstitusyon. Hindi naman ang hadlang ang konstitusyon sa pagpasok ng mga investors. Ang problema yung mga corrupt ng mga politiko dito, yung mga corrupt ng mga BIR officials, yung mga corrupt ng mga labor officials na kinikikilan at ginagatasan yung mga investor. Yan ang problema. I very very allergic ang mga investor dyan. Dahil rin si corruption, tayo isa sa pinakamahal na kuryente dito sa Asia. Dahil rin sa corruption, tayo ang pinakapangit ng mga daanan. So ayaw na ayaw nila yan. Tubig, problema, lahat. Pollution, lahat. So mas nais pa nila pumunta sa Vietnam, sa Cambodia, na kahit communist state, pero pinapatay. Kinukulong talaga yung mga corrupt. So yan ang problema dito sa atin. Pero sige, pagbigyan natin itong Senado, although I doubt it kung makaka-amen talaga sila dyan on time, dahil alam ko tututulan rin natin yan. So for now, sige lang, siguro binibigyan lang nila ng graceful exit at face saving, para hindi talaga ma-insulto at magalit si Romualde sa kapatid niya, at baka sila na mag-aaway, baka haharangan rin niya yung budget ng presidente diyan sa Kongreso. So at baka maging opposition na siya, sasali na siya kina former President Duterte. So sa tingin ko, kwan lang ito. Kwan lang, Consuelo de Bobo lang, na drama lang ito para kay Romualdez, kasi umiiyak na nga ngayon, mas lalo na magdadabong-dabong yan kung talagang pahiyain yan. So I think Chacha is gone, the same way na hindi rin siya nag-succeed sa time ni former President Fidel Ramos, former President
Estrada, former President Gloria Macapagal-Arroyo, and also yung mga federal moves and revolutionary government moves during the time of former President Rodrigo Roa Duterte. So please share this vlog to friends and relatives and tell me what you think about this issue in the comment section, and also encourage your friends to subscribe and relatives to subscribe to the Vlogcaster Armandine YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.